Good morning to everyone. Nandito ako sa labas kasi, sa kusina pala. Nagluluto ako mga day ng soup para kay David. Kagabi hindi ako nakatulog ng bonggang-bongga, as in wala akong tulog hanggang ngayon. Dahil binantayan ko si David magdamag dahil nga tumataas yung lagnat niya. After namin nagsuob kagabi, tumaas yung lagnat niya kaya naman binantayan ko siya magdamag dahil minomonitor ko yung ano niya, yung fever niya yon. So ngayon umaga nagising ulit ako. Nakaidlip siguro ako pero pa umaga na. Hindi nagising ulit ako dahil sabi niya nanginginig daw yung katawan niya. So ginawan ko siya ng soup at nagluluto ako ngayon. Tapos pinainom ko na siya ng lemon, honey, na tea. Tapos pinainom ko siya ng vitamin C and then yung pang-ubo at pang-sipo. And then pinagsuob ko na rin siya katulad ng sinabi niyo na dapat ulit-ulitin na magsuob. So yun yung ginawa ko. Kaninang umaga pagkagising niya, sinuob ko agad siya. So ngayon naman, ready na yung ginawa kong soup. Papakainin ko na si David. Yung soup na ginawa ko ay yung nasa pack lang siya. Tapos, nag-slice ako ng chicken cubes. Yun na sa ganito. Yan. Tapos, ibuhos mo lang siya sa lutuan. Sa ganito, para mabilis maluto. So, ayan na. Ito na yung aking soup. Papakainin natin si David. Ang tanong, masarap ba to? May lasa ba? Kasi hindi ko nilagyan ng asin. So, ngayon. So, guys, katatas lang ni David ko mausap sa doctor niya. Tapos, sabi ay, hindi ko alam sinabi English eh. So, ayun na nga. Re-resitahan siya ng gamot. Dahil wala siyang gamot, ako lang yung binigyan. Dahil ako lang yung may symptoms. Pero ngayon, guys, hindi pa rin ako, yung pakaramdam ko, hindi pa rin masakit yung katawan ko yon. Kasi siguro wala akong tulog. And mamaya, kapag sasamahin ko pa si David pumunta, magkuha ng kanyang gamot. And then, pupunta ko sa store para kumuha ng lemon. Para painumin ko siya ng lemon na gaya ng sabi niyo. Lemon and honey, kasi wala na kaming lemon. So, babalikan ko kayo, guys. Asikasun ko lang si David. Papakainin ko lang siya. And then, talk to you later. Bye. So, guys, ayun na si David. Kumakain na siya. Magkahiwalay kami nandito ako sa kabilang, ng lamesa. Ito yung soup ko. Sabi niya wala daw lasa. Dahil nga wala nga akong panlasa, so hindi ko alam kung may lasa to or wala. Meron akong nalalasahan, pero konti lang siya. Very light lang. So, ayan, may kanin siyang halo. Tapos, yun yung tinadtad kong chicken na maliliit. And then, meron siyang carrots. Meron siyang celery in everything. So, Dave, how's your feeling? Dave? How's okay. Your feeling? Are you feeling good? No. No? Still? You still have fever? Mm-hmm. You're gonna have to go to the doctor today? Or she's gonna talk to you online? Online. Hey everybody, welcome back. Yes, I'm so full right now because I eat a lot of soup. And so right now, mga day, I'm going to prepare the hot tub, the tub for David because I'm going to give him a steam bath. Basta, lalagyan ko lang ng tubig yan at ng mainit na tubig dyan or maligam-gam na kaya ng katawan ni David at pa-stayin ko siya ng matagal. Pero before yon, lilinisin ko muna siya kasi maraming lagas na buhok ko yung nandyan sa tub. And then, yun lang, yung ganap-ganap natin today. So, tara, let's go. Babalikan ko kayo mamaya kapag naipag-prepare ko na si David ng hot tub yon with hot water. Hot tub with hot. Basta yun na yun. So, see you later, guys! So, guys, linisin ko na yung bathtub with this, antibacteria na pang-linis sa mga ganun. Basta yun yun. So guys, napaligo ko na po si David. Dave, how do you feel? Better.
Say what can you say about our viewers? They worried about you. Don't worry, it's just like the flu. I'll be over in a couple days. You feeling better after the steam bath? Yeah. Yeah. And I've got Jhing to take care of me with all the, you know, Filipina cures. So, it's because of them. Say thank you to them. Thank you for all the ideas. Yeah. And you know, everything always has Vicks, Vicks, you know. But it's good. Makes you feel better, right? Yeah. Pagbabalat ko po ng orange si David. Ayaw niya po ng apple. Gusto niya orange lang. So, ito lang may hahanda ako sa kanya muna. So, ayan na guys. Ibigay na natin to kay David. Do you want something salt or do you want something to put in there? No, okay. Thank you. Alright guys, tapos ko nang naasikaso si David, napaligo ko na siya, napakain ko na siya, napinom ko na siya ng gamot. Ngayon naman ako naman ang matutulog dahil kagabi, wala po akong tulog dahil binantayan ko siya magdamag. And then nakaidlip lang ako nung paumaga na, pero nagising din ako agad dahil yun nga, nanghina daw siya at nanginig ang kanyang katawan. So ngayon, it's time for me to sleep at good night. Bye, see you tomorrow. Hindi pala see you tomorrow, see you pala mamaya pagising ko. Bye. Good morning. Ay, hindi pala good morning. Tamang kagigising na lang ng inyong lola. And thanks God, nakatulog ako kahit papano. Nabawasan ang sakit ng ulo ko. So ngayon guys, pupunta kami, lalabas kami ni David. Pupunta kami para pick-upin yung gamot niya. Kausap, katatas niya lang makipag-usap sa doctor niya and then bibigyan siya ng gamot para mawala yung mga sintomas na nararamdaman niya. Oh, ngayon dahil may diarrhea na rin si David except sa paninikip, pagsisikip ng dibdib. Ako lang ata may ganun eh. Siya wala. Pero halos lahat ng symptoms mayroon siya. So, there guys, mag-read lang ako saglit. Tapos see you later. Hey guys! Welcome back! Ayan! Kanina ginawa namin after ko nagising ay pumunta kami sa market dahil kailangan ko kunin yung gamot na nireseta ng doktor para kay David dahil tumataas po yung lagnat niya and lumabas na po lahat ng symptoms ng COVID sa katawan niya. At ayun na nga, nilagnat siya, diarrhea siya, kaya from time to time, pinapainom ko siya ng soup na niluyahan, soup na chicken soup, kahit anong soup, basta soup. Nagre-reklamo siya kasi ang dami kong binibigay na pagkain sa kanya. Pinapakain ko siya ng mga prutas na matamis dahil wala nga siyang panlasa, nawala na rin pang amoy niya. Tapos ngayon, bago ko siya pinapahinga, pinunasan ko siya ng warm water na may alcohol dahil ang sabi niya ayaw niya na daw munang magsuob. So, bukas naman ulit dahil maganda-ganda na daw yung feeling niya after ko siyang napunasan ng warm water at may alcohol yung buong katawan niya. So, ngayon, mga te, ganun pa rin yung temperature ni David sa 101 point something. Ang sabi ng doktor, kapag siya daw ay sumikip na ang dibdib at umabot na ng 104 yung temperature niya, ayun, tatawag daw kami sa doktor na yun and dalhin na daw siya sa ospital. Yun. Pero sana wag naman para hindi na siya madala sa ospital kasi mukhang mas delikado sa ospital. And ang maganda pa nito mga te ay kung ako yung malala nung first day, gumaling naman ako agad dahil nga dun sa niresetang gamot ni ng doktor tapos doon sa pagsuob-suob ko ng mga sunod-sunod na araw. As in, hindi ko tinigilan hanggat di ako labasan ng bonggang-bonggang pawis sa katawan. So ayun, medyo okay-okay na ako. Tapos ngayon, ang grabe naman ay si David. Thanks God kasi napaka
napakagaling niya. Dahil dalawa lang nga kami ni David dito. Yung una si David yung nag-aalaga sa akin. Ngayon ako naman yung nag-aalaga sa kanya dahil yun, I'm a little bit better na. Thank you Lord, sana magtuloy-tuloy na din yung pagaling ni David. And tara, puntahan natin siya. Dito siya nanonood. Diyan siya matutulog. Yan siya, pero babantayan ko siya. Hi, honey. Hi. I love you. Love you too. And then dito ako sa baba matutulog. Sasamahan ko siya dahil sa madaling araw nagigising siya. Just in case na kailangan niya ng tulong ko. Ayan, dito ako. Ayun naman siya. Hey guys. Alas 9 ng gabi dito. 9:35. And then natutulog na si David. Nakatulog na ako. Pero nagising ako dahil nanaghinip ata siya. Sarap ng tulog niya. Hindi ko na lang siya ginising. And then ayan siya. Ayan. Ito siya. Ayaw niya matulog sa kwarto. So dito na lang daw siya. So dito na lang din ako para pag nananaginip siya, gigisingin ko siya agad. Pasensya na kayo sa kalat yan sa upuan. Mga tupiin kong damit yan. Naglaba ako kanina mga dye. Hindi ko pa siya natutupi dahil pagod ako. Medyo bumaba na yung lagnat niya dahil nga sa siguro pagpunas ko nung may alcohol na mainit na tubig sa katawan niya. Medyo bumaba na yung lagnat niya. At saka yung pag-inom niya rin ng gamot na binigay ng doktor. Guys, update ko na lang kayo ulit mamaya. Hi guys! Gising pa rin ako hanggang ngayon. Nabantayan ko pa rin si David dahil yun nga na nanaghinip siya, nagsasalita siya pag natutulog. Hindi ko alam kung bakit. Pero bumaba na nang talaga yung kanyang lagnat. Wala na siyang lagnat. As in, hindi na katulad ng kanina. Pag-uwi namin dito galing sa labas, nung pinag-drive niya ako papunta sa market, sa HEB, yung mataas pa din yung lagnat niya. Pero nung after niyang nag-take ng gamot na binigay ng doktor, tapos pinunasan ko din siya ng gunner. Yun siguro yun. Dahil dun sa gamot, kaya bumaba yung lagnat niya. So guys, ngayon naman, ako'y magpapaalam na sa inyo muna ng lubusan. Wow! Charot! Ako'y magpapaalam na muna sa inyo dahil kita na ulit tayo, sunod na update ko kung ano ng ibang kaganapan pang mangyayari sa buhay namin dito bilang isang COVID. basta bilang isang may virus. Yan, nadalawa lang kami ni David. Awa ng Diyos, mukhang magtatagumpay kami. So, abangan nyo na lang mga iba pang susunod na kaganapan. Ako'y magpapaalam muna at magsasabing goodnight.